So ayun mga kamotorista, andito tayo ngayon sa TechRide Philippines Expert Motor Care Center. So along the highway yan ng Santa Rosa, yan pumuntang SM Santa Rosa, papunta yan ng Balibago. And then Our Lady of Fatima, yung building na yon. So tabi ng Marinduque, Lexan Manok, siya yung landmark. So papagawa natin syempre yung port natin sa unahan, yung front shock suspension, ipapa-repack natin kasi matigas na. So ayan si Kuya ang gagawa. So makikita ninyo, ito yung shop nila Kuya. And ito yung mga offer services nila. So makikita ninyo dyan, ayan, marami silang offer services. So dito punta na kayo sa mga gusto magpagawa dahil budget meal ang mga presyo ng services nila. So binabaklas na yung gulong natin sa harapan para mahugot yung front shock natin. So titingnan natin mamaya kung swabe na ulit yung talbog ng shock natin kapag na-repack na. Dahil natanggal na yung front wheel natin para kalasin yung shock. Dahil na yung front wheel natin. So titiranin na ito para mahugot na yung shock mamaya. So panoorin natin kung paano nire-repack ba ang front shock para magkaroon din kayo ng ideya. Dahil mga kamotorista, nabaklas na lahat. So maapasin natin, ayan, wala na yung shock natin sa harap. So ito na siya, natanggal na lahat. So ayusin na lang mamaya. So i-re-repack siya na lahat yung mga tinanggal na mga pyesa. And ito yung front shock. So tingnan natin mamaya pag kung paano nire-repack. So binubuksan na mga kamotorista yung shock natin para matanggal yung oil at spring. So yan, pinukpok na ni Kuya para lumuwag, medyo masikip na. Bawal nga, bro. Ano yung oil yan? Hello? Oh, okay. Bawal ito pag tumagal na. 3 years na yun eh. Kaya mga kamotorista, nire-repack na yung front shock natin. So ayun mga kamotorista, nabuksan na rin yung isa nating shock. So natanggal yung spring, makakita ninyo. Papampi Kuya para maubos yung laman na oil sa loob para matanggal lahat. Para pag nasalina ng bago, ay maganda ulit ang laro ng shock natin. So kailangan talagang patuyuin mabuti, kaya inilagay muna sa gilid ni Kuya para matuyo yung oil. So matanggal lahat ng laman sa loob. So ayun na mga kamotorista, nilagyan na ng oil ni Kuya. So ang sukat lang ng oil na nilagay ni Kuya ay 50 ml doon sa basong gamit niya. Kasi once na masobrahan, so lumagpas sa 50 ml, ang resulta daw noon ay mas matigas yung laro ng shock. Kaya ang sukat na nilagay lang nila ay 50 ml. Dahil nga mga kamotorista, ay malakas ang impact ng spring ng shock natin. Kailangan talagang may tagahawak dahil manumanong kinakabit ni Kuya. Then ito, tinitesting na ni Kuya yung play dahil nailagay na yung oil. So maganda na yung play ng shock natin. Dinihikita na niya para mailagay na mamaya do sa motor natin. And then ito, sinasalina na ni Kuya yung isa nating shock. So 50 ml lang din ang sukat niyan para parehas do sa shock na unang ginawa ni Kuya. Then ilalak na dito para mamaya papakita ko sa inyo kung okay na yung laro ng shock natin. Titesting na ni Kuya bago tayo paalisin. So ayan, titestingin na rin ni Kuya yung play ng isang shock natin. So kung maganda na rin ang laro at kapantay ng laro nung isang shock na una. So ayan, sabi ni Kuya, goods na dito. So kakabit na lang. So ayan mga kamotorista, kinakabit na ni Kuya yung shock natin. So titingnan natin mamaya yung laro kapag may nakasakay na sa motor. Kung maganda yung play ng shock na ginawa ni Kuya. So ayan mga kamotorista, nakabit na yung shock natin. So test drive na. So titingnan yung laro ng shock. Kakapain niya yung laro ng front shock natin. So dahil hindi daw pinapauwi nila yung mga client hanggat hindi natitestingan nila na maganda yung pagkakagawa. And syempre mamaya papatesting din sa atin, no, kung okay na sa atin yung laro ng shock na ginawa nila. So i-describe na, titingnan yung laro ng shock natin kung maganda. So tinitesting na ni Bossing. So makikita natin dito yung quality talaga ng gawa nila. Para sa akin bro, okay na. Okay na. Sabi na. Kasi ba bro, sir? Kaya tinagam na po ako. Oo nga, no. Hindi na ito mabumaka.
Kasi mo na, pre.